Hello mga bebs, mga dudes! Magpiprepare lang po ako para sa ating video ngayon sa kung paano ba mag-apply ngayon sa Macau during this pandemic. Alam ko namang pinakaintay nyo ite, diba? So ayan, tingnan ko lang yung aking face. Parang oily, hindi naman siya oily, hindi rin siya basa. Huwag nyo na lang tingnan ang aking pagmumukha at ang aking hair. So, mag-prepare lang ako, mga babes, mga dudes. Then, we will start. Bakit ganito eh? Yung ilaw. Tingnan nyo, may ilaw ang pangit. Tapos kapag la... So, ayan na. While naka-process yung paper mo sa Macau is hindi po siya bago. Na-post ko na po to last year, October 2020. Ayan, sa screen natin. Sa personal Facebook account ko yan, nirepost ko din po siya sa Maytri Sarmiento Facebook page. Then marami pa rin yung nagtatanong, hindi nila nakita yung post ko na yan kasi hindi ko naman shinare sa ibang group. Sa private account ko lang shinare. So ayan, bibigyan ko kayo ng example mga babes, mga dudes na nangyari 3 years ago na hindi nga siya bago yung pag-exit while naka-process yung papel. Ayan mga babes, mga dudes ha. Kasi hindi lang po sa side ng aplikante ang nabago ngayon. Pati na rin po yung sa employment agencies. Nagbigay na ng law para sumunod na rin yung mga employment agencies ngayon sa Macau. So, pabor siya both sides para sa amo, sa aplikante at sa agency, which is very good yan mga babes, mga dudes. So, ito yung example ko na nangyari 3 years ago. May 10 aplikante na na-hired sa isang company for pioneering position lahat sila. And yung company na yon, mag-start pa lang sila after 2 months. So, yung 10 na yon, paubos visa na sila lahat. Yung iba nagamit na nila yung UV, so yun, pero pabor yun sa kanila kasi nga hindi pa naman mag-o-open yung company nila. So willing to wait si bossing that time. Ang ginawa ng iba, nag-exit ng Philippines, yung iba naman sa ibang bansa sila naghintay. Yung pag-process ng blue card application nila, sobrang bilis lang. 10 araw lang na approve na kaagad sila, lahat sila. Pero dahil nga sa 2 months pa mag-o-open yung company nila, kailangan muna talaga nilang maghintay. Ang ginawa ng agency, pinadala sa kanila yung original first letter or entry permit. Hindi po siya scanned, hindi siya screenshot, hindi siya through email, kundi door-to-door nila yon na natanggap. So after 2 months, pagbalik nila ng Macau, pagpasok nila ng Macau, mga babes, mga dudes, ang binigay sa kanila muna is tourist visa. Then kinaumagahan, pinadiretso na sila sa Taipa Immigration para sa fingerprint nila hanggang sa tuloy-tuloy na yon, hanggang sa makuha po nila yung blue card. Yes, mga babes, mga dudes, yung procedure ng pag-exit while naka-process is totally not new. Hindi siya bago para sa Macau. Na-implement na siya dati sa ibang situation nga lang. It's just that tayo, hindi pa tayo aware kung saan at kung paano gamitin yung ganong procedure. So, yung Macau government ngayon, yan na yung i-implement nila na kapag na-hired ka na, nasa loob ka ng Macau, kailangan mo munang mag-exit while naka-process ka. So let's talk about naman yung step-by-step procedure. Number one, kapag renewal ka lang at hindi ka naman lilipat ng ibang employer ng ibang company, same pa rin yan sa old procedure. Dire-diretso lang po yan mga babes, mga dudes. No need mag-exit ng Macau. Number two, kapag
pag na-hired ka naman na nasa labas ka ng Macau, let's say nag-apply ka through online or babalik ka sa boss mo dati na 2 years ago or 1 year ago na boss mo, gusto ka niyang kunin ulit pero nasa labas ka ng Macau, ang gagawin nila, ipaprocess nila yung blue card application mo sa loob ng Macau, syempre. At kailangan nilang magbigay sa'yo ng original entry permit or first letter na tinatawag para makapasok ka sa Macau. Number 3, mga Bebs, mga Dudes, kapag na-hired ka naman sa loob ng Macau, aba mga Bebs, mga Dudes, no choice, kailangan mo munang mag-exit. Okay, pansamantala, mag-exit ka muna, not necessarily na babalik ka sa home country mo dahil pwede ka rin naman mamili ng ibang bansa kung saan ka pwedeng mag-stay muna. Additional possible procedure ngayon mga Bebs, mga Dudes, kapag nakakuha ka ng trabaho na nasa loob ka ng Macau ngayon, pwede ka na munang mag-exit ng China, pero bago mo gawin yan, mga Bebs, mga Dudes, dapat na kumpleto mo muna yung 2 doses ng vaccine nila. Dapat China brand, syempre. Then, pag-exit mo ng China, hindi po siya U-turn lang, ha? Hindi siya balikan. Dapat mag-stay ka doon. Mamasyal-masyal ka muna ng ilang oras. Then, as much as possible, maghapon ka doon. Then, pagbalik mo ng Macau, for working visa ka na, it's either 1 year or 2 years na ang ibibigay sa'yo na visa. Depende yan sa usapan ninyo ng boss mo. Dahil nga sa pahirapan ngayon sa pag-process ng working visa, marami na sa mga employer ngayon, marami na sa mga company ngayon ang nagbibigay ng 2 years contract. Sa mga nagtatanong naman mga Bebs, mga Dudes, kung nakakapag-process pa rin ba hanggang ngayon, yes mga Bebs, mga Dudes, ever since naman kahit no after ng October 2020, nakakapag-apply pa rin for blue card application ang mga agency, ang mga boss. Magkakaroon lang po yan ng delay sa side ng aplikante hanggat hindi po siya nakakapag-exit at nakakabalik ng Macau. Hindi ka mag-fingerprint, mga Bebs, mga Dudes. So, case-to-case basis pa rin tayo, mga Bebs, mga Dudes, dito ha. Dahil ang Macau, kaya nilang baguhin yung law nila everyday, lalo ngayong pandemic. Yung procedure ng pag-exit while naka-process, naka-fix na po yan. May pandemic man o wala, mga Bebs, mga Dudes. Magiging smooth na lang yan. Magiging okay na yan, mga Bebs, mga Dudes. Once nag-back to normal tayo, magiging madali na lang yan hanggat mawala yung mga quarantine effect na yan. So, mga Bebs, mga Dudes, please don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel for more upcoming videos, lalo na sa ating hiring updates. Hindi lang po tayo magkakaroon ng hiring updates sa Macau, pati na rin po sa ibang bansa. At kung paano, tuturuan ko po kayo kung paano sumagot ng tama sa interview. Until next time, mga Bebs, mga Dudes. Bye-bye!